Paano nga bang ang isang lugar na may napakayamang kasaysayan nauwi sa pagiging pugad ng kaguluhan, krimen at kahirapan? Tila isang kabalintunaan na sa komunidad na pinangalan ng Happy Land. Hindi mo halos alam kung saang sulok mo hahanapin ang kaligayahan. Ang inang si Joy namatay ang 6 na taong gulang na anak niyang si Kenneth nung 1 buwan matapos bumigay ang baga. Pasukan ng bakterya yung katawan niya dahil dun sa pool. Sabi ng doktor, kailangan daw mailabas yung bakterya na yun dahil nakakalason sa kanya. Kasama ang mga kapwa niya taga Happy Land, kabi-kabilang petisyon na ang kanilang isinampa at ilang protest na rin ang kanilang isinagawa para paalisin ang mga kumpanyang nagtatambak ng coal sa kanilang lugar. Naramdaman namin yan 2014, tataas na kasi yung tambak diyan. Tapos parang yung pag umaga, yung ano namin, yung lagkit ng ano, buhok. Tapos ano sa mga ilong, sumatay nga, may itim, hulat kami yung pala, yung dyan yung sa ano, sa coal. Magandang panimulain, magandang kahit ganito yung kalagayan namin, mga mahirap nandito, no, nagkakaisa kami sa isang laban na malaking kumpanya, mayaman, may pera. Sa isang payag, sinabi ng kumpanya na tinanggal na nila ang mga inimbak nilang coal at wala na silang operasyon doon. Alinsunod sa utos ang DNR at lokal na pamahalaan ng Maynila. Patuloy ang laban, patuloy ang buhay at sa lugar na ito, matira ang matibay. Tulad ng 16 anyos sa si Gerald, nabubuhay sa pagpag o yung pagkaing galing sa basurahan na ibinubukod at saka hinuhugasan. Bata pa ako, kumakain ako nito. Hindi ka nagkakasakit? Hindi. Sinain eh. Mataba nga eh. Tumataba pa. Ang kanyang lolong si Norberto, isa sa kilalang nagpapagpag sa kanilang lugar. At ang isa sa kanyang specialty, ang adobong pagpag. Ang bawat isang ganito, 20 pesos pagka buto-buto. Pero kung ano, kung laman, mukha nito laman, 30 pesos ang kada isang ganito. Sadyangang walang inuurungan ng mga taga-Tondo, maging sa pagkain. Sa isang karinderya sa bandang Gagalangin, dinarayo ang Japanese food na kaya raw makipagsabayan sa mga mamahaling restaurant. Ang kanilang salmon bento, donburi, at Japanese bibimbap, tatakpundo raw, simple pero maipagmamalaki. Sa Gagalangin din, sa lumang riles ng tren, nakakubli ang mga makulay na graffiti art. Yung pininta nila yung love, ibig sabihin para masaya. Lahat ng tiga-tundot ay masaya. Marahil simpleng graffiti lang ito, pero ilang beses nang napatunayan sa pamamaraan ng sining, nayaangat ang pamumuhay ng ilang taga-Tondo. Ang dance group na mga anak ni Inang Daigdig o MAID mula sa Smoky Mountain nakarating sa iba't ibang bansa para magtanghal. Hindi naman lahat ng Smoky Mountain tingin nila basura. Basura rin yung mga nakatira doon. Maroon din naman kami matuto at malaman ng iba pang kaalaman. Ito lang na pagsasayaw. Sina Christian at Morty is dating mangangalakal ng basura pero dahil sa angkin nilang talino sa pag-indak, kapwa sila nakakapag-aral sa kolehiyo. Minsan nga naranasan din po na mag-ano, yung kumapa po ng may plastic yung kamay sa basura. Wala po yung mga coin na nalalaglag sa kanal. Kung wala po ngayon dun sa may, siguro po nasa langsangan na po ako lagi. Sa Battle of Manila noong World War II, pinakamarami ang nasawi sa Tondo. Matapos ang 7 dekada, tila hindi pa rin tapos ang kanilang pakikipagdigma. Ang laban para sa kanilang karapatang makalanghap ng malinis na hangin para sa kalusugan ng mga susunod na henerasyon para sa pagkakataong mabuhay ng masagana. At ngayon, tulad ng dati, ang sagot ng Tondo sa labang ito, pagkakaisa. Ako si Cesar Apolinario at ito ang aking assignment.